Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli ang inyong lingkod, Lito Saimorin, upang maghatid ng video lesson sa mathematics na maaaring makatulong sa ating mga mag-aaral, ganun din po sa mga guardian na tumutulong sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante natin. Sa araw pong ito, ang tatalakayin po natin ay tungkol sa dividing decimals by whole number. Paano ba mag-divide ng decimal sa whole number, no? So ang dividend po natin ay ang decimal number at ang divisor naman ay whole number. Paano po natin ito isasagawa? Ayan po yung ating susubukang ipaliwanag. Susubukan po nating padaliin para po yung mga nag-aaral sa kanilang tahanan hindi naman po masyadong nahihirapan. Okay po? So, makinig po mabuti at simulan na po natin. Ito po yung ating pamagat. So, dividing decimals by whole number. Ito po yung ating example, no? So, 8 tenths divided by 2. So, yung decimal number, no, nauuna, i-divide natin sa whole number. Paano kaya ito isasagawa? Okay? So, siguro, unang step natin, ilalagay natin sila sa long method division. Ano? Sa long method division. Okay? So, sa paglalagay pa lang po ng mga number, ay kailangan po tama na yung ating pagpupuesto. Kasi po pag nagkamali tayo ng paglagay, no, dito sa loob at sa labas ng division sign, maaari pong magkamali yung ating sagot. Okay? So tandaan lang po natin kung paano binasa sa shortcut method, ganun din po sa long method na division. So 8 tenths divided by 2. So, 8 tenths divided by 2. So, yung 8 tenths, saan po natin ilalagay? Dito po ba sa loob o sa labas ng division sign? Sagot nga po kayo dyan sa inyong mga lugar. Yung nagsabi pong sa loob, yung 8 tenths ilalagay sa loob, kayo po ang correct. Very good. So, yung ating dividend ay nasa loob ng long method na division sign. Okay? At yung ating divisor naman na whole number, siya po yung nandito sa labas. Tandaan po, pag nagpalit yan ng pwesto, magkakamali tayo. So, pag binabasa po itong long method, ang unang basa dyan sa loob, no? So, 8 tenths divided by 2. Ganyan po pagbasa dyan. Parang eto rin, nauuna naman to. 8 tenths divided by 2. So, dapat pareho sila ng basa. Hindi po yan pwedeng sabihin 2 divided by 8 tenths. Mali po yun, ha? Ang tamang pagbasa dyan, 8 tenths divided by 2. Yung 8 tenths, siya po ang dividend. At ang divisor natin, yung 2, yung whole number. So, paano po natin yan i-divide? Pwede na po bang mag-divide agad-agad? Sagot nga po kayo dyan. Yes or no lang po. Pwede na bang mag-divide agad-agad? Ayan, tingnan po natin ha. Basahin po natin yung step 1. Sabi ng step 1, since the divisor, ito pong nasa labas, yung divisor, no, yung nasa labas ng division sign, yung 2. Since the divisor is already a whole number, you may proceed to division. Ah, yes pala ang sagot. Pwede na palang mag-divide agad-agad. So kung sino man po yung nagsagot ng yes, tama po yung sinabi nyo. Pwede na pong mag-divide. Okay? So sana po natatandaan nyo yung long method na pag-divide. Yung divide, multiply, subtract, bring down. Yung ganun po. Ano. So divide muna tayo. Dahil yung 0, no, pwede namang sabihin natin na 0 divided by 2 is cannot be. Hindi pwede, no? Hindi pwede. Sama na natin yung 8, no? Let us consider the next digit 8. Okay? So 8
divided by 2, sa madaling salita po ng paliwanag, yung ibig sabihin ng 8 divided by 2, ilang 2 ang magkakasya sa 8? O ilang 2 ang makukuha mo sa 8? So, ganun po yung pwede nating isipin. Marami naman pong ibig sabihin yan. Pero isa po yun sa makakatulong sa atin. Ano? So, 8 divided by 2 equals 4. 4. So, saan natin ilalagay yung 4? Sa ibabaw ba ng 0 o sa ibabaw ng 8? Yung nagsabi pong sa ibabaw ng 0, sorry po, mali po ang sagot nyo. Dapat po yung 4 dito po sa ibabaw ng 8. Dahil yung 8 po ang dahilan kaya tayo nag-divide. No? So, 8 divided by 2 is 4. And then, multiply na tayo. Pag nag-multiply, pababa naman po, ah, tandaan nyo po ito. 4 times 2 equals 8. Dito na po sa tapat ng 8. Okay? Naka-align po sila. 4 times 2 equals 8. Tapos po, subtract. Ah, subtract natin yan. So, 8 minus 8, 0. Okay? Dahil 0 na po yung ating remainder at wala naman tayong maibibring down na, tandaan nyo po yung dalawang criteria na yan. Wala ka nang maibring down, tapos 0 remainder, ibig sabihin, tapos na po ang pagdi-divide mo. Okay? Tapos na yung pagdi-divide. Pero yung sagot natin, hindi pa yan tapos dahil may gagawin pa tayo. Ano kaya yung gagawin natin? Okay? Basahin natin yung step 2. Sabi ng step 2, put the decimal point in the quotient, dito po sa sagot, yung quotient. Ito pong 4 na yan. Put the decimal point in the quotient directly on top of the decimal point in the dividend. Ito po yung ating dividend, yung 8 tenths, na? So, kung nasaan daw po yung decimal point ng ating dividend, itatapat daw po natin yun sa quotient. Yan, na? So, directly on top, katapat sa itaas, na? Ng dividend. So, yun, nakatapat yung ating ano sa quotient. Okay? Now, dahil yung ating quotient, yung sagot natin ay walang whole number, pwede mo yung sulatan ng zero. So, ayan na po. So, tapos na yung ating pagdi-divide at tapos na rin po yung ating answer. So, doon sa ating sentence na 8 tenths divided by 2, ang sagot po natin ay 4 tenths. No? Ayan. So, ganyan lang po ang pagdi-divide ng decimal by whole number. Para po maging mas malinaw, magbigay pa po tayo ng isang halimbawa. Ngayon, meron naman po tayong 4 tenths divided by 5. Ang dividend natin ay decimal at ang divisor natin ay whole number. Again, isusulat po natin yan sa long method na division. Natatandaan nyo po ba kung anong ilalagay dito sa loob? Yung dividend na 4 tenth po ba o yung divisor na 5? So sa nagsabing yung dividend na 4, tama po ang sagot nyo. Yung dividend na 4, yan po ang nasa loob ng division sign na pang long method. Yung 4 tenths, yan ang ating dividend. Yung nauuna doon sa short method, siya naman dito sa loob ng long method. Okay po? And then, yung divisor na 5 nasa labas. Pag binasa po natin yan, ang unang basa niyan yung dividend. 4 tenths divided by 5. Para ding doon. 4 tenths divided by 5. So, parehas po ang basa niyan. Hindi po pwedeng 5 divided by 4 tenths. Mali po yung paraan na yan. So, ito po ang pagbasa dyan. 4 tenths divided by 5. Divide na po tayo, ha? Okay. So, dahil ang divisor natin ay whole number, so, pwede na tayong mag-divide agad-agad. Okay? Bakit pwede nang mag-divide agad-agad? Dahil ang divisor ay whole number naman. Okay po? So, divide na po tayo. So, kung 0 sa 5, so,
mababa yung zero, kaya kumbaga sasama na natin yung 4, no? Let us consider the next digit, 4. Okay? Pag nag-divide tayo, 4. 4 divided by 5. Sabi natin kanina, ang ibig sabihin ng 4 divided by 5 sa ibang paliwanag, marami kasing paliwanag yan eh. Ilang 5 ang makukuha mo sa 4? O ilang 5 ang magkakasya sa 4? Ilan? Sagot nga po kayo dyan. So the answer is 0. Wala kang makukuhang 5 sa 4. Kulang kasi yung 4 eh. Kaya pag dinivide natin yan, 4 divided by 5, the answer is 0. So 0 po ang sagot. Okay? So divide. Katatapos lang natin mag-divide. No? Tandaan nyo po yung apat na proseso pag naglo-long method. Divide, multiply, and then subtract, and then bring down. Ito pong apat na proseso na yan, yan po yung uulit-ulitin natin hanggang matapos yung ating pag-divide. Divide, multiply, subtract, bring down. Divide, multiply, subtract, bring down. O, balik na tayo rito. So, kadidivide lang natin, ano? 4 divided by 5, 0. No? 0. No? Okay. Multiply na tayo. No? Multiply na tayo. 0 times 5. Pag ganito po yung pag-multiply, ha? Pababang ganyan. Ano? 0 times 5 is 0. So, tatapat natin sa 4. Importante po yung pagtatapat-tapat ng number. And then, pagtapos mong mag-multiply, magsusubtract ka na. 4 minus 0 equals 4. Ayan. Ngayon, wala na tayong maibring down. Kaya lang, meron pa tayong remainder 4. Ibig sabihin yan, hindi pa po tapos yung ating pagdidivide. Kanina sa unang example, wala nang maibring down at saka 0 na remainder. So yung dalawang condition na yon, tapos na ang pagdidivide. Pero ito, wala nga tayong maibring down pero may remainder pa. Ibig sabihin yan, hindi pa tapos ang ating pagdidivide. So ano ang ating gagawin? We are going to write 0 here. And then we are going to bring it down. Susulat tayo ng 0 sa kanan ng decimal number natin na 4. And then i-bring down natin. Tandaan po, writing zeros to the right of the decimal does not affect its value. Okay lang po magsulat ng 0 dyan. Hindi yan nakaka-apekto sa value. Okay po. Ayan. So meron na tayong 40. Dahil po katatapos nating mag-bring down, tandaan nyo po, pag natapos kang mag-bring down, babalik ka sa divide. No? So divide, multiply, subtract, bring down. Pag may na-bring down ka, babalik ka sa divide. Tapos multiply, subtract, bring down. Okay? Ayan. So nag-bring down tayo ng 0. Babalik tayo sa divide. Ang pag-divide natin, pag ganito po, ah, pataas na uli. So 40 divided by 5. Sabi natin kanina, yung konsepto ng 40 divided by 5. Ilang 5 ang makukuha mo sa 40? Kaya yung mga marurunong sa skip counting, pwede na nilang magamit yung kanilang skill sa skip counting. Mag-i-skip counting ka ng 5 hanggang 40. Huwag ka lalagpas. Tingnan mo kung makakailang skip counting ka. No? So, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Aka, yung 45, sobra na yan. Itiklop mo uli yan. So hanggang doon ka lang sa 40 kasi 40 lang ito. Okay? So naka 5 tayo kanina, tsaka 3 ito, bali 8 lahat. Kaya 40 divided by 5 equals 8. So yung sagot mo, itatapat mo dun sa taas. Tandaan nyo po, yung sagot sa quotient, yung sagot sa pagdidivide, palaging sa taas isinusulat. Yung iba po kasi hindi nila alam kung saan ilalagay yan. So dito po tayo. O yun po yung sagot natin. Pagtapos mo mag-divide, multiply ka naman. Yung 8 lang po ah. 8 times 5 equals 40. Sulat natin dito sa tapat din ng 40. Pagtapos mo mag-multiply, magsusubtract ka na po. So isusubtract mo yung 40 minus 40. 40 minus 40 equals 0.
Ayan. Pansinin nyo po. Wala na tayong ma-bring down at ang remainder ay zero. Ano po ibig sabihin yan? Kapag narating po natin yung dalawang condition na yan, na kung saan wala ka nang ma-bring down at saka zero remainder na, wala ka nang ma-bring down at saka zero remainder na, pag narating mo yung dalawang condition na yan, ibig sabihin, tapos ka na ng pagdi-divide. Okay? Pero may gagawin ka lang sa sagot mo. Ano yung gagawin sa sagot? Ilalagay natin yung decimal point. Saan natin ilalagay yung decimal point? Sabi dun sa step 2, directly on top, sa ibabaw niyan, katapat. No? E ngayon, sasabihin natin, sir, wala tayong whole number. O, di lagyan natin ng 0. Okay? So, ito na po yung ating quotient. Ang quotient po natin ay 8 hundredths. Hundredths na po kasi dalawang decimal places yan. Ano? 8 hundredths. Yan na po ang ating final answer. Ulitin ko lang po. So, 4 tenths divided by 5 equals 8 hundredths. Yan po ang ating quotient. Ito na po ang ating final answer. Okay po? So, ganyan lang po mag-divide ng decimal by whole number. Okay? So, ulitin ko lang po yung mga step para po maalala. Sabi ng step 1, since the divisor is already a whole number, you may proceed to division. Dahil ang mga ginamit nating divisor ay mga whole number naman, pwede ka nang mag-divide agad-agad. No? Ano po yung proseso, yung apat na proseso ng pagdi-divide sa long method? Divide, multiply, subtract, bring down. Divide, multiply, subtract, bring down. Pag may na-bring down ka, babalik ka sa divide. Eh kailan ka naman titigil ng pagdi-divide ng proseso na to? Kapag wala ka nang ma-bring down at saka zero remainder na, tigil na ang ating pagdi-divide. Okay? So sana po ay may natutunan kayo sa inyong pakikinig ngayon. Kung hindi po na-absorb agad-agad, maaari nyo pong ulitin yung video lesson natin para po ma-master nyo ang pagdi-divide ng decimal by whole number. Maraming salamat po sa inyong oras. Sana po may natutunan kayo at hanggang sa muli po. Salamat sa Diyos sa kanyang kaloob na mga karunungan.